Dun, 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 dun. Hello, hello. Hello, hello. Welcome back to the vlog. Hello. Good morning. So today is, di ba, naka-pimple patch ang mamsi kasi sobrang laki ng pimple ko. So ayun na nga, today is May 20, Saturday. At nandito tayo ngayon sa Pine City, sa Baguio. Yarn! Ang ginaw! So, ayun, maginaw. Naka-delay tayo for today's video. And we're going to Amboklao. So, the ride today is 70 kilometers. Ang elevation ay, I think, mga nasa 2,000 plus. Hindi ko na alam, hindi ko na binasa. Dahil ang alam ko lang, ang sure ako ay maraming ahunan for today's video. So, pagdasal nyo ako, guys. Sana matapos ko, diba? Anyway, it is almost time for ride out. Kumpletong-kumpleto tayo sa mga nutrition for today's video. Dami tayong mga power gel, eme, meron pa akong baong spam musubi. So, papunta kaming Pakdal Circle. Kasi doon namin kikitain yung the rest of the group. Kasi yung iba hindi nag-stay doon sa pinagstayan namin. Grabe, lami guys. Naniligas yung kamay ko sa ginaw. Tapos, wala akong glove. Kalimutan ko mag-glove. Sana hanggang mamaya malamig. Kasi sabi, doon daw sa part ng Amboklao, sa mababang part, mainit. So, baka mainstay tayo sa smaller range today. Dahil maraming ahonan. Kaya wala, nakakailang tingin ka sa akin. Akala niya raw nasisiraan na ako kasi nagsasalita ako mag-isa. Ibigyan na tayo ng patikim ng mga ahon dito sa Baguio. Mahirap dito. Hindi pa nag-iinit yung legs mo. Kumaon ka na. And we're here. Morning, friend. Friend. Morning. Morning, morning. It's exactly 5:30 a.m. At ayun lang natin yung iba. Kaya mag-ride out tayo. So, picture-picture lang kami dito. Dahil, dito na daw yung huling ngiti namin. Dito na yung huling tawa namin. So, lulubos-lubosin na namin. Dahil, from this point on, wala na, mahirap na daw. Pagkanan namin, ako na agad. Good morning, Baguio! Sabi ni Baguio, gusto niyo mag-bike dito ah. Pinabagalan ko lang yung students ko. Well, lahat kami. Easy lang. Okay. Puro ako na. Heart rate ko, 152 agad. 9%. Wala pa to, guys. So, 2 kilometers na ahon to. It's a very good. So, ayun nga, pagka siniswerte-swerte ka nga naman, kahit na anong pag-prepare ko, lahat ng preparasyon ginawa ko, on that day, naisipan ng camera kong masira yung mic. Pero syempre, vlog is life, kaya igagapang ko to, mga beshi cakes. So, ayun nga, syempre, pagka aga-aga, umahon na kami, kasi syempre, Baguio yan. Wala naman tayong makikitang patag na daan sa Baguio. Either lulusong ka or aahon ka. So, umahon kami ng 3 kilometers, tapos nagre-group kami bago kami lumusong ulit kasi ang lusong namin 20 kilometers. Ayan, may mga munting paalala, safety precautions, ganyan. At kasama nga pala namin dito ang Team Opus. Meron kaming kasamang tatlong malalakas na nilalang. Sila Sir JV, si Chris, at si Iset. Thank you so much sa pagsama sa amin kasi taga dito sila sa Baguio. So,
So, lusong galore na nga tayo, mga beshe cakes. Sobrang sarap ng lusong dito. Ang ganda ng kalsada, tapos syempre, maginaw. Syempre, lusong, mahabang lusong, so kailangan ng ekstrang ingat. Tapos, sobrang dami pa ng mga liko-liko, ng mga kurbada. At, napaka-carefree rin ng mga truck dito. Feeling close sila. Wala din silang konsepto ng braking. Kaya, humihinto na lang ako pagka may mga truck na uncabogable. Sa sobrang ingat ko, ayan, diba, kahit sa lusungan, nasa dulo pa din ako. Mag-isa pa din ako. Pero mabuti na talaga yung safe, diba? Yun nga lang, medyo masakit sa kamay, mga beshi cakes. Sipin nyo, 20 kilometers na lusong ba naman? Hindi naman matarik. Hindi siya matarik, pero mahaba siya. So, buti na lang, ensayado na tayo sa lusungan. Yes! Opo, pinapractice ko din lumusong. Hindi puro ahon ang labanan, mga beshi. Dapat talaga pinapractice din yan at komportable ka lumusong. Kasi sa ahon, pag sumemplang ka, galos lang, bale, ganyan. Sa lusong, pag sumemplang ka, goodbye world. So ano nga bang pinractice ko? Ayun, practice-practice ng braking. Sa mga ganyang kahaba kasi na mga lusong, hindi ka pwedeng babad sa brake mo. So it's either pinagpapalit ko yung kanan at kaliwa or feather braking ng sabay. Sabi kasi nila, syempre hindi ko sabi, di ba? Nakikinig lang ako sa mga payo sa akin. Pag masyado daw kasing babad sa brake, baka mag-init daw yung brake tapos bumigay. Maliban sa braking, nandyan din yung pag-practice ng posisyon mo palusong. Yung paghawak mo sa handlebar, karamihan kasi mas komportable sila sa drops pag lumulusong. Pero ako, mas komportable ako sa hoods. Kasi pag sa drops, mas mabilis, mas aero kasi yung position mo. So, mas mabilis yung speed. Medyo nahihirapan akong i-control. Pati yung position mo sa saddle, mas maganda kung yung puwet mo, maipoposition mo sa pinakalikod ng saddle. Diba yung iba nga, nasa likod na talaga ng saddle, hindi na sila nakaupo eh. Dahil sa haba ng lusong, medyo kabado na din ako sa ride pa uwi, napapaisip na ako. Kasi itong ride na to, ang kaibahan nito sa lahat ng mga nagawa ko na before, ang mahirap sa kanya yung pa uwi. Yung ruta namin na 70 kilometers, out and back lang yon. So 35 kilometers papunta, tapos 35 kilometers pa uwi. So kung ano yung dinaanan namin papunta, yun din yung dadaanan namin pa uwi. Diyos ko, bugbugan pala ng ahon pa uwi, mga beshi. Kaya ayan, habang bumababa ako, binubugbog na rin ako ng thoughts ko. Iniisip ko na kung ano nga bang naisip ko at sumali ako sa ride na to. Hindi ko na tinitignan yung mga gradients, pero ang napansin ko lang, yung heart rate ko hindi bumababa sa 140. Hindi ako sure kung dahil sa nervyos or dahil sa altitude. Kasi dyan ko lang din nalaman na pag nagbike ka pala sa mataas na lugar, eh mataas din yung heart rate mo. So medyo naloka ako dyan at talagang lalo akong nagkaroon ng anxiety. Ayan, snack time na ng mamshi kasi 6:30 na yan. So ayan, yung mga nasa likod ko humuhugot na rin ng mga snacks yan. Kasi pagka ganyang mga long ride, every hour akong nagsasnack. Either may kinakain ako or nagpa-power gel ako. Actually, hindi naman ako strict na every hour. Pero dahil nga, alam kong mahirap talaga tong ride na to, hindi ko kinakalimutan yung nutrition. Nakaset yan sa Garmin ko na every hour magre-remind siya na kumain ako. So, kahit hindi ako nakakaramdam ng gutom, basta nag-alarm na siya, kahit na mag-antay akong onte, pero hindi masyadong matagal, yun, kakain na ako nun. Pagka nakachempo ako ng patag, ganyan, huhugot na ako ng snack niyan. Kasi mas mahirap makarecover pagka inabutan ka ng gutom. Mahirap makarecover pag nabonk ka na. Shoot, bingin na ako. Ano ka? Blow. Wala ako naririnig kanina, grabe. So habang bumababa ako, yung heart rate ko, palusong ha, ang tagal kong lumulusong. 140 yung heart rate ko, grabe. Guys, si Aizet nga pala. Hello! O, diba? Dito ako tatabi para kunyari malakas ako. Huwag mo ko iwanan ha. Kunyari, habang umaahon tayo mamaya, Aizet, okay ka pa ba? Ganon. Charot lang. Ito mo. Ano yan? Pimple patch. Ah, okay. Kasi ang laki ng pimple ko, parang pigsa. Ngayon ba talaga ako nagka-pimple ng ganito? Kung kailan may big ride? Excited ako sa pictures. Ano ba naman yan? 7 a.m. 25 kilometers.
Ito na daw yung Adonot Bridge. From here, bababa tayo ng Amboklaw Dam. Tapos, lusong yon, no? Lusong. Tapos, rolling lang naman mismo. Rolling. Okay. Tapos yung sa may footage, yun yung pataas. Thank you so much for sharing, I said. Oh, taray ng baon, piyaya. Piyaya is the way to go. Asan? Ang taray. Baon reveal. Oh, ayan. So, nag-snacks lang kami ng 10 minutes, tapos umalis na rin kami agad kasi nga nagmamadali kami dahil ayaw naming abutan ng matinding init. O, diba? Ang dami kong daldal sa camera, oh. Tapos wala pala akong mic. Ang galing, diba? Alas 7 na niyan, so dyan na kami nakakaramdam ng init. Wala na talagang bakas ng lamig ng Baguio dyan sa part na yan. Parang Manila na yung feeling ng hangin. Manila, pero mas fresh, ganarn. Yung kamping umakakit ng pader. Kahit tayo? Videohan ko at, oh! Guloy nung kape! Saba! Oy! Panis! Tilawin ka sa akin. Oh, diba? Eksena si Spider Goat. Pero, diba nakakatuwa na nakakakita tayo ng mga gantong bagay pag nagbabike? First time ko makakita ng kambing in action na tumatakbo sa pader. Actually, nung natuto akong magbike, maglong ride, dun lang din talaga ako natutong maka-appreciate ng nature. Dati, si Babe lang talaga yung mahilig sa nature. Pagka sinabi niya sa akin, wow, tingnan mo ang ganda. Ako parang, wow, okay, bundok. Nice. So, dito sa part na to, medyo naalala ko yung paanan ng Besang Pass nung umakit kami ng Besang Pass. Kasi, mainit. Char. Hindi, ganito rin kasi yung view doon. Parang, ano, may bundok sa kaliwa. Tapos, may parang mga batis-batis sa kanan. Ganun. So, true nga ang chismis, rolling hills dito. Mga 10 kilometers na rolling hills. Huwag nyo nang tanungin yung gradient kasi lahat ng ahon dito masakit. Hindi ko nagamit yung big ring ko sa ride na to. Yun lang masasabi ko. Lagi lang akong nasa small ring. Hawakan ko lang. Sabi niya, huwag ko na patayin eh. Baka ako yung patayin niya eh. Vlogger na, director pa. Babe pa. Ah, dadaan na kita. Kawagod ka. Kahingal. Ay, may isa pa dun, babe. Yan din yun. Parehas lang. Oh, diba? Snack time na naman. Sabi ko sa inyo, takot na takot talaga akong mabong. Kaya dyan sa ride na yan, maya't maya ako may nginunguya. Sabi ko sa inyo, lahat ng bulsa ko puno. Naka-cargo bib ako, tapos yung bulsa ko sa likod, puno rin. Pati yung saddlebag ko, may laman din yun. Tapos, pagkaganyang pangmalakasan na ride, hindi ako pwedeng mawalan ng Vitargo. Vitargo is life talaga, mga beshi. Vitargo, baka naman. 30 kilometers, 7:35 a.m. So, totoo nga, rolling. Kakatapos lang namin umahon. Luso ngayon. Medyo mas mainit na dito. Binrief naman kami na mainit daw. So, handa naman kami sa initan. Nakailang daan na kami sa Mang Vicks para mag, ano, mag heat acclimation. Mag heat training, char. Dito, guys, on the left, elective, ha? Elective yan. This is, ito daw yung road papuntang Sagada, Halsema, kakakaba. Pero, buti na lang, hindi pala kami akit doon, pababa pala kami dito. Kung tutuusin, mas maganda yung view sa, well, wala pa naman kami doon eh. Wala pa kami sa Amboklaw Dam. Pero, yung along the way, mas maganda yung view sa Besang Pass, pero mas malamig dito. Sana, kasi hindi pa kami umaahon eh. So mamaya malalaman natin kung mas malamig dito.
diba? Ang ganda! Sarap mag-bike ngayon. Mamaya, hindi ko alam. So, ito yung bridge. Bye! So, yung we're going straight to Amboklao. Ayan yung bridge. 34 kilometers na. Ayan, may climb alert. Kalalagpas lang namin ng Amboklao Elementary School. Dito daw namin i-enroll yung mga anak namin para lumakas kami sa ahon. So pagpasok namin dito sa makitid na daan, malapit na sa Amboklao Dam, mas matatarik na yung mga ahon. Rolling pa rin, ahon lusong, ganun, pero mas masasakit na. So talagang kabadong-kabado na ang mamshi. Okay, medyo pader to. Talagang lahat ng ahon dito nasa small ring, biggest bug ako. Tapos mabagal na mabagal lang ang ikot ng kadyak. Ayan, dito sa part na to, papasok na kami dun sa paakyat mismo ng view deck sa dam. Pagdating dyan sa part na yan, ihanda nyo na yung katawang diwa nyo kasi dyan na yung pinakamahirap na part. Maiksi lang, oo, pero matarik talaga siya. So, medyo uubusin niya talaga yung lakas mo. Tapos, sinaswerte-swerte ko nga naman. Ang swerte ko talaga nung araw na yan eh. Diyan naisipan ng camera ko mamatay. So, nalobat, hindi ko na na-videohan yung pag-climb ko diyan. Pero yung part na yan, simula pa lang yan. So, ganyan siya kataas, dere-derecho lang. Tapos, akala mo tapos na, pag U-turn mo, may isa pa pala ulit. O diba si Janjan, parang easy-easy lang, nakikipagkwentuhan pa. Ako, naghihingalo na talaga ako niyan, mga beshi. Buti na lang tapos na, kasi pasuko na talaga ako, oh, Diyos ko. 8:04 AM, kakatapos lang namin dun sa... Saan ba? Ito, ayun. Kakatapos lang namin dyan sa pinakamatarik na part. Doon kami papunta. Ito na yung stop point sa dam. Tapos dito kami galing. Paakyat, 17%. Ah, grabe, naubusan ako ng hininga doon. Hello, hello! Hello! Hello. Ano, kamusta? Kaya? Thank you for ano? Sunshine! Thank you for Dale! Thank you for Dale! Picture, picture muna! Picture tayo sa dam. He's my friend. Ito yung friend kong dinauubusan ng energy. Buisit. Kakaahon ko lang kinakausap ako. Gusto niya sumagot ako agad. Ayan niya. Kaya kunan mo yung dalawang yan. At dito tayo magmamaganda. Hoy! Nakikiasawa ka dyan! Kito! Kito! Kitang kita! Kito! Ah. Kito! Huling huli! Huling huli! Oh. Okay lang. Ikaw wala dito. Asawa ko nandito. Tuwang-tuwa pa, oh. Tuwang-tuwa. Okay, so, dun daw kami magpipicture. Babe, babe, baka mautog ka, babe. Ang daming asawa. Uy, go na, go, go. So, dito kami magpipicture. Kung saan, buwis buhay. Kasi mas magandang picture pag dangerous. Dangerous. Oh, okay, go, guys. Ay, taray, sana lahat maahaba yung bias. Oh, syempre, di natin gagawin yon. Dito tayo sa ilalim. Ayan! Diba? Dito tayo pang hobbit. Ayan, so gusto ko lang ipakita na yan yung inahon namin kanina.
At sure ako na sa mga susunod na buwan, hindi natin alam. Pero, hindi ko alam kung kailan. Basta, sure ako re-resbakan ko yan. Okay naman yung unang experience ko. Pero kasi, di ba, pag di mo kilala yung daan, talagang ako ah, ewan ko kung kayo din. Pero ako, talagang ingat na ingat ako. Conserve na conserve ako ng energy ko. So, last to arrive na naman ang Mamshi. Kalagpas na kami sa Adonat Bridge. So, nag-start na kaming umahon. 11% to ngayon. Ang init! Parang Manila, 40 kilometers. So, meron kaming 30 kilometers remaining dito sa part na to ng ahonan. Since mahaba, kanya-kanyang pace kami. Tapos, doon na kami sa end of the line, magkikita-kita sa Chocolate de Baterol. Bala na kami sa buhay namin. Si babe nag-aaya. Baka magka-renderya muna kami dyan. Somewhere there. Pala-tala kami sa Adonat Bridge. So, ito pa lang yung part ng Rolling Hills between Ambuklaw Dam and Adonat Bridge. Mataas ano po? 10%. Isang hini talaga. Ito na, patapos na. Nahabot ng 13%. Good morning! Pababa na ulit. Ito na, Adonat Bridge na talaga. Sure na ako. Hindi pa din pala. Shit. Hirap talaga pag di mo kabisado yung lugar. Pero ayan, mga 2 kilometers na yung nilusong namin, lumulusong pa din. Malapit na sa Adonat Bridge kasi galing Adonat Bridge kanina ang haba ng inahon namin. Ahon agad. So, malamang dulo na itong lusong na to, bridge na. Adonat Bridge! Stop kami ulit! Okay, food trip na sila, RL Bob. Ayan, what are you eating? Parang turun niya dato na biko. Hindi alam ni RL kung ano kinakain niya. Dito yan. Parang suman yan. Hindi nila alam. Walang may alam. At itong si babe, gutom na rin. Makikibanat na din siya. Oy, balot. Oras, ayan. 9:18. Okay, so dito na magsisimula yung talagang totoong-totoo na kalbaryo na namin. Andito na. Ano, friend? Kaya pa, friend? Asa na yung isang friend natin madaming energy? Naku, umahon na. Umahon na? Nauna na? Sheena! See you sa ano, Chocolate de Baterol. 9:27 a.m. 48 kilometers. So, nag-start na kaming umahon. Ayan na po. Dito na nga po, nagsimula. So far, 6%. Pero nasa green na part pa lang tayo. May pula pa. Ayan, 8% na. Mahaba pa to. Kasi hanggang Baguio na to. Baguio pa rin naman yata to. Nasa ano na ako, smallest cog. Last ko na to. Magalan lang nga din. 10%. Itong ahon daw na to, 14 kilometers to go. 13.8 kilometers. Ayan na nga. Pula na siya. Nasa pulang part na tayo. 11%. Kung katulad ko kayo na Garmin user, makikita nyo naman sa Climb Pro na dito sa paanan yung pinakamahirap na climb. Hindi ko alam kung meron din yan sa ibang cyclo computer, pero sa Garmin kasi, sa Climb Pro, sinesegment niya yung climbs. So, meron mga segments, depende sa difficulty. Yung mga colors niya, depende sa difficulty. Yung pinakamapula, nandun sa paanan ng Ambuklaw climb. Maliban sa gradient, dito rin kasi mas mainit kaysa dun sa mataas na part. Mag-aalas gis na niyan, so tutok na yung araw. Tapos, parang nilisan na kami ng hangin. Nakalimutan niya na kaming balikan. Wala din masyadong lilim. Ewan ko ba, bakit kung kailan tanghaling tapat, nawawala yung ano, shade ng bundok. Talagang dun nakatapat yung araw sa part na walang anino ng bundok. 10:02 a.m.
Grabe. Sobrang bagal na nung cadence ko. Sobrang tina ng power ko. Lahat na ginawa ko para i-manage yung heart rate ko. Pero yung heart rate ko is, ang minimum niya, 160. Minsan ko lang siya napababa ng 159. Pero buong climb, nasa 160 to 170 lang yung heart rate ko. Kasi mainit na, mataas pa yung altitude, mataas pa yung climb. So, lahat-lahat na. Ito na yata yung pinakamahirap na ride na nagawa ko talaga. Ito na talaga yun. Ito na yun. Mas mahirap to kaysa sa Besang Pass. Mas mahirap yung sungay kasi walang joy sa sungay. Dito meron. Okay, so sungay pa din yung hardest. Medyo humahangin-hangin dito. Kaso pagka nandun sa kalsada, ayun o, kita nyo, ang init, sobra. Walang maramdaman na hangin. Sana pagka umangat-angat pa kami ng onti, maramdaman na namin yung lamig ng Baguio. Kasi dito sa part na to, wala pa masyado. Pagsakay ko pa lang ng bike, oh. 14.3 lang yung cadence ko. Pero yung heart rate ko, 152 na agad. Ayun, tumataas na. 153. Ang gradient, 7%. Pero parang, huwag ka maniniwala sa mga gradient dito. Tanggalin nyo na sa cyclocomp nyo. Kasi pare-pareho lang yung pakiramdam. Lahat yan parang double digits, lahat yung pakiramdam. Hindi na kayo masyadong tumitingin dun sa gradient. Steady, ano na lang, steady pacing. Kung ano yung cadence ko, wala kanina, yun na yun, hanggang taas. Yun na rin ako nagsishift. Yun na yun. 53 kilometers. 10:29 a.m. Sure na ako. Mas mahirap to sa Besang. Woo! Grabe. Ah! Hello! Oh, Team Opus. Guys, yung lakas namin Team Opus. Ano? Ano na? Char. Char lang. Ano? Team Opus! Char. Charot lang, ah. Patulak naman ako. Matapos si ano-ano eh, no? Patulak naman. So, sir, paano nga daw mag-ganyan na legs? Bye, guys! See you! Ano? Ayoko. Mapo-pressure ako. Ayoko na po-pressure ako. Sige na, mauna ka na. Okay lang ako. Ay, binigyan ako ng bote ni Kiara. Bastos to eh. Oh, just pass me. Pero ang ganda, di ba? Oh. Very nice. Ganda. Siyempre, gusto ko. Halos buong ride, paakyat, yung 30 kilometers na ride, wala rin talaga ako masyadong kasama. Kasi, kanya-kanyang pace talaga kami. Mahirap talagang magsabay-sabay kasi magkakaiba kami ng fitness level eh. Mahirap naman sumabay sa pace na hindi mo kayang i-maintain. Tapos, iba-iba din kami ng strategies. Pero syempre, si babe, andyan lang yan, lagi niya ako inaantay kahit bored na siya sa buhay niya. Ako kasi, ang strategy ko talaga, low cadence, tapos yung minimum power. Kasi hindi naman bilis yung goal ko dito. Ang goal ko talaga, matapos. At saka takot na takot din akong pulikatin. Lalo na, ang dami din sa aming pinulikat. Since hindi ko kilala yung ahon, tipid na tipid ako sa energy ko. So feeling ko, na-overwhelm din ako kasi takot ako eh. So alam mo yung parang na-overwhelm ka, na-hype ka. So, bantay na bantay ako sa heart rate ko, sa cadence, pati na din sa power. Lahat ng cycling gear na gamit ko, dito ko talaga pinaka nagamit. Yung cadence ko, minemaintain ko lang sa 38 to 45 RPM. Yung power ko, nasa zone 2 lang lagi, mga 95 to 115. Pero syempre, pag mataas yung gradient, tumataas yun. Yung heart rate ko, yun talagang wala ng pag-asa, 158 yung minimum. Dito ko din pinaka nagamit yung DI2 buttons ko sa STI. Sobrang naging useful siya kasi kung mapapansin nyo, hindi ko na hinahawakan yung cyclocomputer ko para ilipat yung pages. Pag meron akong kailangan, may gusto akong makita, ganun, dun ko na pinipindot sa STI. O, di ba? High tech! Lahat na na-upgrade ko, sarili ko na lang kulang. At 56 kilometers, ayan na, andito na tayo sa lusong na part.
2 kilometers na lusong to papuntang Arteo Store. Baguio Benguet Triathlon. Uy, turoy ko yung pala isis sa kanila. Sabi nila hindi na raw masakit. Mamaya ah, tatandaan ko yung mga mukha nyo. Pagka umaakit ako doon, tas sakit na sakit ako. Yes. Ang ganda dito. Grabe. Alis na kayo? Oo. Dinaldal po pa kayo eh, no? Sige na nga. RCC Manila. Ayun o, ka-RCC natin o. Buti pa siya, meron. Wala nang ganyan. Sa akin na lang kaya yan. Char. Hiningan bigla. Ang kapal na mukha. Ingat kayo. Nice. Andito tayo sa To the Moon. To the Moon. Sa Arteo Store. Sikat to eh dito sa lugar na to. May pa view. Let's look at the view. Para mapahinga naman. Nagdadahilan pa ako, diba? Oh, ayan. Ayan yung view. Oh, ang ganda. Ang ganda. I love it. Diba? I-ride niya lang yun eh. Chris, ano? Kamusta yung morning ride mo? Okay naman. Nakailang balik niya siya pababa. Para mag-check sa amin. Ang bait mo naman. Hindi siya napapagod oh. O, balik kayo ulit fresh soon. Pa din. Fresh pa din si Chris. Ayoko na ka bumalik dito ah. Kape-kape. O, oh, kape-kape. Final boss pa tayo. Wala na. Hindi na raw kasing hirap nung kanina. Remember where we stopped dun sa tindahan? Ah. Yung pinakamahirap eh. Oh. Jel! Sana all talaga may tagatulak. Yes! Hindi kaya. Oo. Ito kaya. Anong premyo ni Pok mamaya? Batikol. Batikol. Wala din yung batikol. Babe, bakit si Jel may tagatulak? Wala kitang gusto mo. Sa bangin. Sa bangin. Buisit. Oh, si Kuya Rene, alis na, oh. Magpo-pro ride pa bukas yan, oh. After ng Arteo Store, syempre, ahon na naman. Huwag nyo nang tanungin yung gradient talaga, guys. Kasi, yung mga gradient dito, ewan ko, may pagkabaliw. May mga 3% na feeling 10%, may mga 17% na feeling mo parang 10 lang din, ganon. Kakaiba talaga. Iba talaga yung feeling. So, ayan na naman si Chris na ipipace niya daw kami. Ganyan lang yan sa una. Tapos mamaya, makakalimutan niya na naman kami. Tapos mawawala na naman siya. Tapos, nakakatawa kasi nakailang balik na siya. Ilang beses na siyang bumababa ulit. Tapos, ipipace niya na naman kami. Tapos babalik na naman siya. Tinatanong ko nga siya kung nag-e-everesting ba siya. After ng mga 3 kilometers na ahon, meron na namang lusong na mga 2.5 kilometers bago yung last climb. Yes! Onti na lang, guys! So, ito na yung last climb. 5 kilometers tong climb na to. Ito din yung isa sa mga pinakamahirap na parts. So, yung mahirap na parts talaga, yung highlight ng mga climbs, ganyan, yung mga boss climbs, nasa paanan at saka nasa tuktok. Medyo nakakaramdam na kami ng Baguio weather dito. Medyo malamig-lamig na sometimes. Pero kasi pag nakita nyo, galit na galit pa rin yung araw. Tapos umaahon ka, mainit yung katawan mo. So syempre, init na init ka pa rin talaga. Ang masasabi ko talaga overall, sobrang hirap talaga nitong ride na to. Pero gagawin ko to ulit. Kasi worth it naman talaga siya. Maganda talaga yung lugar. Maganda yung view. Tsaka gusto ko din Romesbach. Hindi naman sa tumukod ako. Pero feeling ko, looking back, parang kaya ko pang mas bilisan. In fairness kasi, sa sobrang pagtitipid ko, pagkatapos ng ride, parang hindi masyadong laspag yung feeling ko. Tamang pagod lang, ganun. May energy pa ako para gumawa ng ibang bagay. Ang dami ko rin talagang natutunan sa ride na to. Talagang every ride is different, di ba? And there's always room for improvement. In my case, there's so much room. Mang ilang balik mo na yan? Siguro sa buong time, na nakasabay namin dyan. Mga pitong beses na lang bumabalik. 1:09 PM. Nandito na kami sa Pakdal. Pakdal Circle ulit. Kung saan yung start point kanina, saan kami nagkita-kita, andito na kami ulit. So, pupunta kami ng camp John Hay. We're going to eat. Let's go! Grabe! Grabe!
Ilang beses kami nag-away dito sa ride na to. Sobrang dami namin away. Ikaw, tayo. Nag-away din kayo? Nakagirin lang ako. Kaya sabi ko sa iyo, kagabi pa lang nakikipagpalit na akong asawa eh. Kasi pag asawa mo talaga yung kasama mo, matusubukan talaga. Ha? Baka matuluyan kami. Di ba, binablog ko pa din. Ay, Seth, kamusta ka na? Wisit ka, sabi ko sa'yo, sabayan mo ako. Sabi ko, asan na kayo si Iseth? Iseth, ano, push ka pa din? Tignan mo yung itsura ko. Ah, parang galing kanal. Baguio to, di ba? Parang nasa Kogyo pa din ako. Iseth, na-miss kita. Ano, banting naman tayo minsan, oh. Ano yan? Oh. Hi, Chris! Hello po, sir. Sir, ano po name niyo ulit? JT? JT. Ayan, si Sir JT. Dito tayo sa malalakas. Kita mo ang lili... Boss JT, kita mo ang lalakas nila. Parang di man lang sila nadumihan, nadungisan. Samantalang yung itsura ko hulas na hulas. So, ayan, nakakain na ako. Para, ano... Ano naman ang sinasabi mo? Alam mo, gusto mo mag-ingay? Para pinagapot siya yun. 2:35 PM. Tapos na kami kumain. Nakakain na kaming lahat. Good mood na kami. Mainit na ulo namin lahat kanina eh. Pero ngayon, good mood na kami. Diba? Dahil, food is life. So, ayun. I therefore conclude, this is the hardest ride I have rode. Ba't pa kasi nag-i-English pa ako? Ayun nga, ito na yung pinakamahirap na ride. 70 kilometers lang siya, pero ito na yung pinakamahirap na ride na nagawa ko. Mataas talaga siya, guys. Mahirap talaga siya. Tapos, yung Besang Pass, huyo na si Besang Pass. Wala, maning-mani. Parang recovery ride lang yung Besang Pass. So, ito na yon. Ito na yung most epic ride ko for now. Let's see kung masusurpass pa natin siya next time. Anyway, thank you so much for watching the vlog. If you enjoy my content, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Till the next ride! Bye! John.